Damascus with the authority and commission from the chief priests. At midday, O King, I saw in the way a light from heaven, above the brightness of the sun, shining round about me and them which journeyed with me. And when ye were all fallen to the earth, I heard a voice speaking unto me, and saying in a little tongue, Soul, soul, why dost refuse thou me? It is hard for me to eat against the pricks. And I said, Who art thou, Lord? And he said, I am Jesus, whom thou persecutest. But Christ is stand upon thy feet, for I have appeared unto thee for this purpose, to make thee a minister and a witness both of these things which thou hast seen, and of those things in the which I will appear unto thee. Sabay-sabay po, dalawang verse, di go. Delivering thee from the people and from the Gentiles, unto whom now I send thee, to open their eyes and to turn them from darkness to light and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. Okay, let's pray. Panginoon, maraming salamat sa mga patotoo ni Paul, Panginoon. Ang salita, Panginoon, nakita namin kung paano ang klaseng lingkod niya siya. Nawa ay kami po ay ma-inspire sa kanya kung paano siya naglingkod sa inyo at hindi natakot, Panginoon. Harapin, Panginoon, even yung mga pinakamatataas na tao sa panahon niya, Panginoon, dahil ikaw ang pinaglilingkuran namin, Panginoon. Hindi kami dapat mahiya. At alamin din namin, Panginoon, ang ginagawa namin dito sa aming buhay. Kung paano naman mapaglingkuran lubos. So we pray na itong mauna ngayong hapon, Panginoon. Ingatan niyo pang pauting pa lang. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. Good afternoon po sa lahat. So, nabasa natin itong sinapol, no? At ang panahon natin, habang tinitingnan ko yung mga balita, parang palapit na tayo sa ganun eh. Nung last year po, hindi papasok sa utak natin yan na magkakaroon ng ano. Pero sa ibang lugar daw ngayon, meron ng vaccine passport na yung sabihin nun. Yung sabihin, hindi ka pwedeng bumili, hindi ka pwedeng mag-abroad, wala kang vaccine. So dati, hindi ka pwedeng mag-travel, hindi ka pwedeng pumasok. So dati, tinatawanan yun. Pero yung mga nakakaintindi, sinasabi na nila yun. Gagamitin na ito ng mga gobyerno. Ngayon, nangyayari na. So, posible po, no? Again, yung mga bata talagang ganun. So, salamat na lang. Ligtas na kayo. Okay? Hindi nyo lang experience yung ano. Baka yung kalayaan namin dati. Pero yun nga. Kung sakaling darating na yan, maglingon lang tayo sa Diyos. Diba? Meron pa namang langit, may millennium pa naman. Kaya, hindi ito yung time para malamig pa tayo. Amen? Backslide ka pa dyan, anong petsa na. Malapit na po ito ngayon. Itong sa time ni Paul, nag-uumpisa pala ang Christianity nito, pero parang ganun din. Biruin mo. Nakailang ano tayo, no? Kinulong siya, ginulpi siya, wala naman siyang ginawang masama. So parang ganun mangyayari sa atin. Okay, exciting yun. Huwag kayong matakot. Kasi ganun talaga. Anyway, nag-umpisa po tayo dito sa defense na ni Paul kay Agrippa. So last time kay Festus, this time kay Agrippa, ito'y hari. Mga ano po ito. Hindi nagkakamali, buong Judea, yan ang ano, ni Agrippa, hindi nagkakamali. No? So, dahil na taga-Judea siya, alam niya yung kwento ng mga Hudyo. So, kaya natuwa si Paul, magde-defend siya sa harapan ni Agrippa. At, yun na nga.
Hindi ko, I think, di naman niya iniisip na maligtas lahat ng mga Hudyo, no? Obviously, sa mga ganitong klase ng tagpo, umaasa lang tayo, di ba? Pag nag-soluing tayo last time, sa Armpak, mga maraming ano pala dun, eh, no? Mga kulto, sari-sari. So, hindi ko alam kung ano. Tingnan lang natin, mga ilang weeks tayo dun. Sari-sari, eh. Ay, di, buti dito sa inyo, mukhang mabait yung tao eh. Tingnan lang natin. So, ganun po tayo. Ha? Nag-share lang tayo. Hindi natin naasahang lahat maligtas, pero iba dyan maliligtas. So, sa case ni Paul, kaya siya nagde-defense dito. Anyway, so ito ba yung sinabi niya? Nung bata pa siya, yun nga, siya ay kilala po siya, si Paul. So, bakit niya sinasabi to? So, kahit saan pong depensa, pagdidepensa ka, ang hirap nung magpapakilala ka pa lang, ang hirap nung hindi ka kilala, tapos ako saan ka, tapos puro kasinulingan yung bibigay sa'yo. So, maganda kay Paul, yun nga lang, galit na galit sa kanya, pero kilala siya nung mga to eh. Kaya, kung magiging honest lang sila sa sarili nila, hindi sila magagalit kay Paul, kabaliktaran, matutuwa sila kasi dati siyang loko-loko nga, tapos ngayon siya ay mabuting tao na. Lingkod, naglilingkod na siya sa Diyos. So, ganun din po dati, i-relate natin lahat sa atin to, no? So, kayo, di ko natin, may nagagalit sa inyong kaibigan nyo dati. Eh, dati kayong loko-loko, tapos naging mabuti kayo, naligtas kayo. So, isa sa mga gagamitin lagi natin to, ginagamit talaga natin to, yung ating patotoo, no? Sabi natin may hindi tayo magandang past, tanggap natin yon. Amen? Kasi ang maganda sa Panginoon yan, nagpapatawad naman siya. Mamaya, babanggit dito yun. So, ganun po tayo. Hindi natin, in a way, nahihiya rin tayo sa past natin. Dapat lang. Pero hindi tayo nahihiya to the point na itatago natin, magkukunwari tayo ng ibang tao. Hindi natin kailangan gawin yun. Amen? Kaya, ayan. So, kilala po siya. Yan. So, hindi lang yun. Hindi lang siya basta Hudyo. Siya ay Pharisee. Okay? Pag sinabing Pharisee, isa yun sa mga sekta nila na pinakamatindi ng panahon na yun. Pagdating sa pagsunod sa batas. And next, sabi niya, I now stand, I'm judged for the hope of the promise made of God unto our Father. So, yung sabihin nito, kung may inaakusa man sila kay Paul, bakit nila ako saan, samantalang matagal ng pinangako to? Actually, parang ganito din yung ating last week, eh, no? Kay Festus naman. So, pareho lang yun kasi ganyan nga naman talaga ginawa ni Paul. Wala naman siya ibang sasabihin. Kaya lang siya nag-preach. Ang kaligtasan, of course. Dahil pinangako na ng Panginoon yun, matagal na. Dahil lang buhay naman natin, wala naman kwenta yung pagiging religious natin, hindi naman tayo ligtas, di ba? May silbi ba yung... Kilala mo ba si Rachel? Ah, wala pala si Rachel. Napaka-religioso nito. Yung iba gusto, ganun ang tawag sa kanila eh. Kaya puro porma, di ba? Porma yan, kung maka-porma yan, talagang gusto niya, para makikita siya, kesyo religioso. Pero wala silbi yung hindi kaligtas. Amen? Kaya yun ang pinipreach ni Paul. Hindi sinabi dito, may babanggitin yan. Ano ba yung pinangako ng Diyos? Matagal na, Old Testament pa. Kung naalala niyo kay Abraham, all of the families of the world shall be blessed because of him. Pero nagsabihin ba nun, yumaman lang, ganun ba yun? Walang silbi yun, di ba? Sinabi sa Hebrews, ang hinahanap nilang city ay heavenly. So, yung sabihin nun, kaligtasan pa rin. Amen? And then to which promise are 12 tribes instantly serving God day and night hope to come for which hope's sake King Agrippa I am accused of the Jews. So inulit lang niya, no? So ito na, last time sinabi natin, ano yun? Resurrection. Yun din do, sabi dito, why should it be thought a thing incredible with you that God should raise the dead? So bakit kayo magtataka pag sinabi incredible? Ang hirap ng paniwalaan nun. Nakakita ka na ba ng buhay
dating patay na buhay. Posible yun, di ba? Pero yun nga yung pangako sa atin. So, pero pag ng Diyos kasi naggumawa ng miracle, hindi yun katakataka dapat. Amen? I verily thought with myself that I ought to do many things contrary to the name of Jesus of Nazareth. So, ano sabihin nun? So, parang sinasabi ni Paul na kahit ngayon, si Paul ay, kumbaga parang tayo din. Sino yung nasa church ngayon dahil napaka-spiritual mo talaga, mahal na mahal mo ang Diyos? Wala? Hindi pa niya na. Sino sa atin? Sige, taas yung kamay. Bihira. No. Anong ginagawa niyo dito? Ba't kayo dito ngayon? Anong dahilan? May ibang dahilan pa. Bukod doon. Yan, minsan, ano, katulad siya sabi ni Paul dito, minsan parang ayaw mo eh. Katulad niya, ano, pag na-persecute ka dyan, di sa asawin ka pa, ay, si ano, church yan. Parang nakakaasar, di ba? Gusto mo na lang, huwag ka na lang mag-church, di ba? So, kontra yun sa gustong pagawa ng Panginoon. So, ba't sinasabi ni Paul yun? Kasi, ipapersuade niya tayo na yung dahilan bakit siya naglilingkod sa Diyos ay mas matindi pa. Mas matindi pa sa yung gusto-gusto lang niya. Amen? Kasi pag may mga bagay kang ginagawa tapos gusto mo, hahanga ba kami sa inyo dahil kaya ka naman nasa church kasi gusto mo dyan eh. O kaya ka naman nagtrabaho kasi gusto mo yung trabaho mo. Bibilib ka ba sa taong ganun? Hindi masyado, di ba? Kanina tayo bumibilib sa mga taong kahit ayaw niya yung gawin. Ganyan sa trabaho minsan. Kasi may mga trabaho pong ano. Alam mo na, hindi mo gustong gawin. Pero kailangan mong gawin para sa pamilya mo, di ba? Kaya na-appreciate niyo ba yung mga magulang niyo? Sino dito yung magulang na ano? Pabanjing-banjing lang sa trabaho. O yung mga magulang niyo talagang kulang na lang. Gagawing araw yung gabi. Yung gabi, araw. Meron mo ganun sa inyo? Diba? Ganun eh. So, ganun din tayo daw. Bira, yung paglilingkod sa Diyos, minsan ayaw mo yan, gawin mo pa rin. At doon ka magkakaroon ng sabihin natin, nahanga ako sa'yo, diba? So, medyo binalik niya lang yung ano dito. Yung kinakwento niya, yung mga dati niya ginagawa. Sabi dito, which thing I also did in Jerusalem and many of the saints did I shut up in prison. So, ganong katindi to si Paul. Ang dami niyang pinapakulong. At yan ay galing sa mga chief priest, yung authority. So, talagang kalaban itong mga to, eh, no? And when they were put to death, I give my voice. Nung pinapatay yung mga Kristiyano, pinapatay, anong ginawa ni Paul? Gaano kabait si Paul? I gave my voice against them. Ibig sabihin, nabago ba to? Sinong dumi na? Hindi. Huwag na mingay, huwag na mingay. So, ganun katindi si Paul, pinapapatay niya yung mga tao. Gano'ng kaloko-loko to, loko-loko to. Kaya nga sinasabi niya lang, siguro dahil para makinig ng mga tao. Amen? Para makinig ng tao, ganito ako kaloko-loko dati. Pero ngayon, kinakahiya ako na yan. Hindi ko dapat gawin yun. Hindi ko dapat ginawa yun. Dahil wala namang ginawang masama itong mga Kristiyano na to.
Sumasamba lang sila sa Diyos. Anong masama doon? So, ganun din po tayo. Ngayon, hindi ko... Huwag naman sana, pero yun nga, minsan nai-imagine ko na, minsan may kakatok na lang dyan. Bakit kayo nag-meeting dito? Uwi na kayo! Bawal kayo mag-meeting! Ha? Darating po yun. Sinasabi na yun sa Bible, matagal na. So kaya, handaan nyo na yung mga puso nyo, isipan nyo. I hope, pag dumating yan, gawin pa rin natin yung tama. Amen? Ito matindi dito, and I punish them off in every synagogue and compel them to blaspheme. Ibig sabihin nito, pag sinabi blaspheme, yung mga kabastusan, di ba? Ka... Ang tawag sa Tagalog yan? Pamumusong. Nakakita na ba kayo ng ganyan tao? Nakarinig na kayo ng ganyan? Namumusong. Yung mga bagay na patungkol sa Diyos, mga banal, ginagawa nilang kalokohan. Diba? So, nung madalas narinig ko dyan, yung mga lasinggero, ano sabihin? Pag Bible ang dala mo doon, ako, diba si Kristo, uminom din. Yung mga ganyan yan eh. So, ginagawa niya, sobrang sama ni Paul noon, hindi lang sila pinapatay, pag sinabing compel them to blaspheme, pinipilit silang magsalita ng masama sa Diyos. Gaano kalokolo yan? Nabanggit ko na yun sa ibang ba, ano to eh. Hindi rin kakamali, kasi parang inulit na to eh. Diba? Last time. So may mga gumagawa niyan, may mga website na gumagawa niyan. In-encourage nila mga bata pa. O sige, sinong pinakamatindi sa inyo mag-blaspheme? O sige. Sire-record yun, magkatawanan sila. Kaya maraming mga bata, bata pa ngayon, reprobate na. Pag ginawa mo yung paulit-ulit. Okay? So ngayon, ganun din kayo. Pag may nakikita kayong bata, kakilala nyo, na bastos ang bibig, bastos ang magdamit, huwag na kayong nakisama dun. Huwag kayong manghinayang, eh, mawabawasan akong kaibigan. Di mo kailangan ng maraming kaibigan. Amen? Ilang kaibigan kailangan mo? Mga ganun lang. Oh, isa, dalawa, tatlo. Eh, kung nasa church ka, o, di, ang dami. Konti pa rin tayo kumpara sa iba, pero kung hindi ka magkakaroon, hindi ka kakabusin ng kaibigan. Amen? Huwag kang masyadong ano, kasi ang daming gumagawa niyan. Dinadahilan. Dinadahilan sa sarili nila. Kaya ayoko sa church kasi mawawalan ng kaibigan. Baliktad naman, oh. Mawalan ka man ng kaibigan doon, meron ka naman dito. Diba? Pag pinipilit kayo, ini-influence kayo na magmura, salita ng bastos, bastosin yung mga patungkol sa Diyos, huwag nyo na samahan yan. Makapasama kayo dyan. Ang ganda rin yung mga Kristiyano ka sa Facebook, sabi. Yan nga, katulad nung binabawal, for example, sa Facebook kasi may mga kilala ko, masyadong matapang eh. Lahat na madami rin silang time sa Facebook, gumawa ng mga meme. So, ginagawa sa kanila, binablock sila ng Facebook. Binablock sila kasi yung mga sinasabi nila, puro Bible. Nagagalit yung iba, nire-report sila, binablock. Pero bakit? Bakit? Why oh why? Yung mga kabastusan sa Facebook, hindi na mablock. Diba? Ba't ganun? Ibig sabihin, may namimili talaga. Diba? At ang pinipili nila, hindi sa Diyos. Ngayon, buti nga, marami-rami pa rin manampalataya. Imagine mo niya, pag kumunti na tayo ng gusto, wala ka ng boses niyan. Mayiging minority na tayo. Kaya yung ginawa ni Paul. Sabi dito, and being exceedingly mad against them, I persecuted them even to strange cities. Tindi, no? Ano yung sabihin ng mad?
Isa sa mga meaning ng mad is raulo, di ba? Isa is galit, mad. So parang ganun daw si ano si Paul, galit na galit sa mga Kristiyano. I persecuted them even at the strange cities. So ibig sabihin, for example, tinitingnan natin Lagundi, di ba? Kasi hirang dami pa lang ano dito. Dami pang hindi nararating ng tao. Galing kami doon ng Sabado. Pinuntahan namin, konti na lang yung tao eh. Bandang huli, dumating yung marami. Ibig sabihin, ang daming mga lugar na wala pang tao. Kaya sabi ni Paul, sobrang galit siya sa mga Kristiyano. Pag umalis yung mga Kristiyano sa city, pumunta doon sa walang masyadong tao, hinabol niya pa doon. Gaano kaloko-loko to, diba? So, talagang galit siya sa mga Kristiyano. Pero ano nangyari sa kanya? Ito na nga yung sinasabing Road to Damascus Experience. Which is, inuulit na natin, ha? Pero kinukwento niya ulit. Okay, so ano nangyari? So, lumalakad daw siya. Ganun pa rin kung anong ginagawa niya, gagawin niya. Pero isang araw, nakakita siya ng ilaw sa langit. Napakaliwanag. Okay? Gano'ng kaliwanag ang araw? Di ba, maliwanag yan? Lagpas daw doon. Yung liwanag. Shining round about me and them that journeyed with me. So, para silang na ano ng spotlight. Alam niyo yung spotlight? Yan, mahina yan eh. Sinabi spotlight, talagang na, may ilaw na dito. Nakikita mo, makikita-kita ang ilaw. And when we were falling to the earth, I heard a voice speaking unto me. So medyo miracle po to. Again, huwag kayong maghihintay ng ganitong experience bago kayo maniwala sa Diyos. Yung iba, ganun ang excuse eh. And when we were all falling to the earth, I heard the voice speaking unto me and saying in the Hebrew tongue, Soul, soul, why persecutest thou me? It is hard for thee to kick against the pricks. So, sino nagsalita? Si Jesus. Yan ang sinabi niya kay Paul. So, tingnan natin ano may sabihin nun. So, tinanong ni Jesus. So, isipin mo, bakit tatanungin ni Jesus to? Ba't di na lang siya pinatay or something, di ba? So, kasi nga, mamaya sabihin, kasi gagamitin si Paul. Okay? So, ito lang lagi sinasabi sa inyo. Kaya kahit may kuna, may makulit dito, di ba? Buti na lang, mga andito kayo, mabait. Anong pangalan nito? Binay. Ito? Angel. Ito? Jessa. Ito? Divine. Dapat may nameplate kayo. Alam mo ba? Binay. Jessa. Yan. Nari, si Dexter. Ay, Dexter tuloy. Si Denver. Makulit. So, sigtsatsagaan ba natin si Denver? Ayaw mo. Eh, si Ezekiel. Dito. Eh, si... Eh, si Miguel. Makulit si Miguel. Ano ginagawa sa mga makulit? Depende, di ba? So, pansinin nyo, mga makulit, mga bata. Ano ginagawa sa inyo ng magulang nyo? Pinapalo, pero sinagtsatsagaan kayo, di ba? Kasi, ang tingin sa inyo ng magulang nyo, makulit kayo ngayon. Pero later, pag kayo ay natuto, kayo din naman ay magiging agamit-gamit, di ba? Ibig sabihin, maayos to. Katulad ko ngayon, ilan yung anak ko? Minsan, nahihirapan na ako. Ayan, si Stephen gumagawa. So, naano ko yun, na-appreciate ko yun. Kung wala si Stephen, di pa ano. Lahat ng gagawa dito, kami-kami, misis. So, nakakatulong yan. And later, si Paul, ganun po si Paul. Kahit gano'ng kaloko-loko siya dati, alam ng Diyos na siya'y gagamitin ng Diyos.
So kaya siya itinaga at sabi dito, bakit mo ako inuusig? Gandang tanong nun. Kasi siguro, ang iniisip ni Paul dito, actually hindi siya nanguusig. Ang iniisip niya, sumusunod siya sa Diyos. May mga ganun. So, pero ang totoo, inuusig niya ang Panginoon. Kaya yun siguro yung unang tanong ng Panginoon, ba't ba ako inuusig? Men, so sino dito ang kalaban ng Diyos? Sana wala, ha? Eh, lagi sinasabi sa inyo, minsan parang kalaban kayo ng Diyos, di ba? Pag anong ginagawa nyo, yung kontra na gusto ng Diyos. Yeah, makukulit. Baka hindi ko alam, baka pag wala kayo dito, iba sinasabi nyo. Sabagay, mababait naman itong mga ito eh. Pero nangyayari po yun. Baka kung sakaling ma-encounter nyo yun, at least sinabi ko na sa inyo, amen? Noong ako'y batang Kristiyano din, yun yan, nabanggit ko sa inyo last time. Hindi nakaupo ako dyan sa likod. Yung katabi ko, ano nung pinagsasabi? Uy, si Pastor, mali naman yung grammar eh. Mali naman yung ano eh. Tingin ako dito, ano ko? Mr. Webster ka ba? Ba? Ang hirap pa naman ng ganun. Nagbe-preach dito para maniwala yung mga tao, tapos meron pala dun, isa. Eh, hindi naman ganyan yun. Kaya, ingat kayo. Okay. So ngayon, ito yung sinabi sa kanya. It is hard for thee to kick against the pricks. Sa Tagalog, mahirap sa'yo na sipain yung panusok. Okay? So, sino mahilig manipa dito? So, mas masarap manipa pag yung sisipain mo, malambot eh, di ba? Yung soccer, di ba? Sarap mo ganun eh. Pero paano pag sisipain mo mismo yung patusok? Isipain mo ba yun? Ikaw ang tusok dun. Di ba? Pero yun ang nilalarawan ng Panginoon. Si Paul pala, nung kinakalaban niya ang Diyos, kala niya nababawasan yung Kristiyano, lalo dumadami. Kala niya nananalo siya. At ganyan din kayo, makinig kayo. Kala niyo, minsan, may iba, ganun eh. Pag kinakalaban mo yung gawain ng Diyos, kala mo, nananalo ka. Inaasar mo yung pastor, kala mo, nananalo ka. Paano ka mananalo? Huwag kasama na ng Diyos, hindi ka mananalo dyan. Amen? Kahit sa church natin, for example, may kumonta dito, isa, dalawa, tatlo. Eh, kaso may i-example ka naman para doon sa ibang magkapatiran, ano mangyayari? Ihinto ba sila? O, syempre, hindi. Ikaw lang. Ikaw lang yung ihinto. Nawawa ka lang. Parang gano'n sinasabi ng Panginoon dito, pabira ka, Paul. Sa halip na labanan mo ako, edi sundin mo na lang ako, di ba? Panalo ka pa. Kaya sinabi naman dito ni Paul, and I said, who art thou, Lord? So, pansinin nyo, kilala niya na agad eh. Kilala niya na agad si Jesus. At tinawag niya ng Lord, kasi nga, Lord naman talaga si Jesus. Magan, nilalarawan ito, parang kahit yung mga persecutor daw, may idea sila kung sino yung kinakalaban nila. Hindi nga lang ganun kakilala pa nila. Pero alam nila yan. Yung mga kumakalaban sa inyo, for example, takot din yan. Lagi sabi ko nga sa inyo, di ba? Takot din yan. Dapat sila matakot. Magkukontay nila yung gawain ng Diyos. So ito na yung sinasabi ko sa kanina. Sabi niya dyan, so nung tinawag si Paul, ano? Ito, mga kalaban na naman dito eh. Mas mahalaga ba yung nag-uusapan nyo? Sigurado, hindi. So, ito na. So, yung sinasabi ko kanina, pagkatapos siyang tawagin, mayroon na agad siyang tabaho.
Okay? Sino gusto ng trabaho dito? Sino gusto ng kain tulog? Mga bata, baka hindi nyo pa alam, yan ang buhay natin. Amen? So later, sabi nga nila, you're saved to serve. Amen? Naisip nyo na ba yan, mga bata? Ba't kaya andito ako? Ba't kaya aral tayo ng aral ng Bible? Magtanda ako, ganun gagawin ko, ganun ba yan? Tama ba yan? Tanda mo ng Kristiyano, ano kayang gagawin mo? Naisip mo ba yun, Rabi? Pagtanda mo na, ilan taong ka na ngayon? 10. Mga 20 years old ka na, ano nang gagawin mo? Ha? Palagay mo lang. Anong gagawin mo na sa church? Okay, yun lang. Ano pa? Tama yun. Actually, yung pakikinig. Forever yan eh. Pero sa palagay mo, hanggang doon lang yung gagawin mo. Ano yung gagawin mo pang iba? Ha? Sama sa soul winning. Yun, actually, hindi mo na kailangan ano eh. Tingnan mo lang kung ano ginagawa ni Pastor, Brother James. Mga babae, sino ma'am Joanne, tingnan nyo. Diba? Pagkainan tayo dito, abalang-abala na yung mga yan. Kala kayong nagkukandara pa na yun, parang mapapakain lang kayo, diba? Bakit kaya sobrang special ko ba ang tao? Ba't kaya pinaglilingkuran ako itong mga to? Naisip nyo na ba yun, mga bata? Bakit kaya? Ba't kayo pinaglilingkuran ni na ma'am? Na sir? Ha? Kasi? Sobrang special ko talaga kasi, pastor eh. Kaya nga gusto ko dito sa labas, hindi ako special dito, special ako eh. Bakit kaya, Desiree? Palagay mo. Special ka ba? Ba't ka pinaglilingkuran? Kasi ganun ang buhay. Amen? Umiikot yan. So una, si Pastor, dati, ganyan din ako. Nakikinig lang ako para si Denver. Ayoko pong makinig. matagal. Nare-realize ko, parang totoo na ito ah. Ilan taon na? Parang totoo na itong sinasabi ni Pastor. Ilan taon na ako dito, yun parang sinasabi. Maglingkod sa Diyos. Pag natuwa ang Diyos atin, may rewards tayo. Maglingkod din tayo sa iba. Ayun, na-realize ko, ang bihira, totoo nga siguro yun. Banda muli, ako na rin yun, naglilingkod sa Diyos. Amen? Ganun yun, mga bata. Huwag kayong magulat doon. So, kaya dito si Paul, unang-una pa lang, by the way, kasi mabilis yung ano nito eh. Progression ng kwento. Pero, tinawag siya ngayon, may uutos na agad sa kanya. Okay? Sabi niya, but why stand up on thy feet? For I have appeared unto thee for this purpose, to make thee a minister. Pag sinabi minister, yun niya, tagapaglingkod. May trabaho ako sa iyo, Paul. Amen? Kaya ganun kayo mga bata, ba't kaya aral tayo ng aral? Ba't kayo nag-aaral sa school? Ganun din, di ba? Pag laki nyo, marunong na kayo, magaling kayong trabahador. Ganun lang yun eh. So ganun din sa paglilingkod sa Diyos. Kaya pag hindi kayo nakinig, hindi kayo nag-aaral ng Bible, hindi kayo makapaglingkod na maayos sa Diyos. Amen? Yung iba, tumatagal sa church yun. Pag ilang taong kala mo, ito, maglilingkod na sa Diyos to. Excited na si pastor to, no? Tinitingnan ito, mga ito, may gift preacher po. Undang huli, nawawala sa church, yung iba. Nakakalungkot na ewan. Sama pa ng loob. Kasi hindi naggalo, hindi naglingkod sa Diyos, hindi nakinig. Nagpasaway lang. Nakikinig niya, hindi naman iniintindi. No? Alala ko yung sabi ko nga sa inyo, yung isang young people. Alam mo, naglilingkod sa Diyos, Kaya sabi niya, pinangako ng Diyos sa akin yung babaeng yun. Sigurado na. Eh, hindi sila naging sila. Ano nangyari dito? Hindi niya alam, kala niya, ganun mga usap ang Diyos.
Basta claim nyo na, kay claim! Kami na, pagdating ng araw kami. Sino nagsabi sa inyo? Sinabi sa akin ng Diyos. Hindi naman nangyari. Ang isabihin nun, hindi yung Diyos ang nagsabi sa kanya nun. Amen? Kayo, pag hindi kayo nakinig, magiging ganun din kayo. May mga expectation kayo na hindi naman totoo. Hindi naman tama. Kaya makinig kayo. Yeah, so, ta siya ay minister and a witness both of these things which thou hast seen and of those things which I will appear unto thee. So, hindi lang ito. Ngayon, pangalawang ulit na ito sa axing. Hindi nagkakamali. Pangatlo na nga eh. So, pag nag-principle, hindi lagi ito pinipreach niya. Ano lang ito? Kasama talaga ito sa, kasi kasama sa experience niya ito eh. Ito yung na-experience niya eh. Paano siya tinawag ng Panginoon eh. Pero hindi lang ito. Obviously, may mga bagay pa daw na pag naglilingkod ka na, saka ka pa lang kakausapin ng Diyos, saka ka pa lang niya tuturuan. So, ganun tayo. Hindi ibig sabihin na, pastor, ano pa lang ako? Isang taong pa lang ako siya, ano eh. Hindi ibig sabihin na hindi ka nasama ng soul winning. Pwede yan. Sama ka lang. Kung ano yung nalalaman mo, yun lang ang share mo. Ganun lang yan. At pag ginagawa mo na yun, doon ka rin tuturuan ng Diyos. Amen? Ganun ang pagsunod sa Diyos. Okay. 17, delivering thee from the people and from the Gentiles unto whom now I send thee. So, hindi lang yun ang ano, kumbaga sinasabi ng Diyos na in advance sa kanya. Okay, gagamitin kita, magwi-witness ka. Hindi lang yun eh. Sinasabi niya dito, ano ba nangyari na kay Paul so far? Ano yung mga nangyari na kay Paul so far? Naalala niyo? Nakulong, gulpe. Yan yung sabi dito, delivering thee from the people. Ibig sabihin, yung mga taong to, na paglilingkuran mo, sila pa yung magagalit sa'yo. Kaya kailangan kitang i-deliver. Ibig sabihin, liligtas kita sa kanila. So, hirap na, no? Sabi nga rin ni Pastor, ang kasiyahan niya lagi, yung mga member din, eh. Diba ako, pag nandito kayo, saya ko eh. Nakikita ko kayo. Amen? Pero minsan, sabi ni Pastor, at nakikita ko na, magbibigay din sa'yo ng sakit ng loob, sakit ng puso, sakit ng ulo, yung mga yan din, mga member din. Matutuwa ka ngayon, bukas, next year, di mo alam, baka yan na yung kakalaban sa'yo. Yun ang sinasabi ni Pastor. So, ganito. Si Paul, siya yung naglilingkod sa mga to. Wala naman siya ibang ginawa para lang mapaglingkuran itong mga to. Yung ginagawa niya. Bakit niya ba ginagawa yung ginagawa niya? Wala namang iba. Para matuto yung tao, para maligtas yung di paligtas. Pero magaling yung Panginoon, kung sakaling sasaktan ka niya, sabi ni ng Panginoon, liligtas naman kita dyan. Okay? Hindi tayo nagtapos, no? Kanina. To open their eyes. Bakit naka-close ba yung eyes nila? Yun sabi. Kaya bakit yung ibang taong wini-witnessan natin? By the way, yun pala yung sabihin ng witness, ha? Yung sabihin na nagpapatotoo ka, sinasabi mo kung anong ginawa sa'yo ng Panginoon. So, pag yan daw mga taong yan, ngayon, hindi nila naiintindihan, dapat nila maintindihan, hindi nila nakikita yung dapat nila makita, ang tawag sa kanila ng Bible, sila yung mga bulag eh. Iba naman, nakapikit. Hindi makakita. Hindi maintindihan yung dapat nila maintindihan. And to turn them from darkness to light, pansinin niyo to ha. So isa yon, isang illustration yon, mabukasan ang kanilang mata. At to turn them from darkness to light. Ibig sabihin, pang isang tao, hindi kilala ang Panginoon, kinukumpara yan sa isang taong nasa dilim. Sinong mahilig sa dilim dito? Nahirap yun sa dilim, di ba? Anong pwede mangyari sa'yo? Ezekiel, madapa, mauntog, nalaglag,
agat ng kung anong, di ba? Panganib na hayop. Ang hirap sa dilim. Ako, yun ako sa dilim. Kaya lahat ng kanto dito may ilaw eh. Gusto ko, hindi lang basta ilaw, talagang maliwanag. Bakit? Ganun din po sa buhay. Pag madilim, di mo alam gagawin mo, hindi ka sigurado. At pag ginagawa mo na, ay, bakit nang sira? Hindi mo kasi nakita eh. Naguhugas ka ng pinggang, kala mo, wala pang sabon, may sabon na pala, nabasag. Ang hirap nung nasa dilim, amen? So, isa sa mga gustong gawin ni Paul sa kanila, ng Panginoon, sa mga unbeliever, mabuksan ang kanilang mata para makakita sila ng maayos. Pansinin nyo, ganun din yung illustration pag darkness to light, ganun din. Maaring bukas na yung mata mo, eh, dilim naman, wala namang ilaw. So, ang tao, mga unsaved, dapat makakilala sa Panginoon. Siya kasi yung light, di ba? Nalalim sa John 1. He is the light that lighteth every man that cometh to the world. Sino yun? Jesus. And from the power of Satan unto God. So, bakit ba nasa kapangyarihan daw ni Satanas yung mga tao? Kasi kung makasalanan lahat ng tao, anong gagawin niya? Tuloy-tuloy lang yun sa kasalanan. Gagawa ng mabuti, kunwari mabuti. Sa palagay mo lang yun, mabuti. Pero actually, pag titingnan ka ng Diyos, masama ka pa rin eh. Sa palagay mo lang, mabuti ka. E di lalong mas masama yun, di ba? Sa palagay mo, ang buti mo, pero ang sama mo. At ito pa. By the way, kaligtasan yung tinutukoy dito. Sabi dito, that they may receive forgiveness of sins. Yun yung, kaya nila naging principle, tuloy-tuloy sa mga tao, para sila yung maligtas. Amen? Una, mapatawad din. Kasi magkakasama yun eh. Hindi ka naman pwedeng mapatawad. Ah, hindi ka pwedeng maligtas, hindi ka napatawad. Amen? Kasi yun. Hindi pwede ang kasalanan sa langit eh. So, kailangan kang mapatawad din. An inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. So, ibig sabihin nun, ano ba yung inheritance ng mga ligtas? E di langit. Amen? Sabi dyan, sanctified by faith. Okay, ibig sabihin na pinagiging banal. So, ganun yun. Iniisa-isa lang ni Paul dito kung ano yung ginagawa niya. Para, actually, makita rin natin, ano may ginagawa ni Paul? So, pwede natin i-pattern at dapat natin i-pattern yung sarili natin dito. Okay, baka kasi may naisip ko yung iba. Kaya akong papasto, para yumaman ako kasi may kilala akong pasto, mayaman. Yung mga ganun. Wala sa Bible yun, di mo makikita yun. Okay. Yung iba meron, yung iba wala, yung iba okay lang. Pero hindi yun ang objective natin, amen? Nag-preach tayo para maligtas yung tao. Yun yun, pagligtas na, maturuan sila maglingkod sa Diyos para matuwa ang Diyos sa kanila, may reward sila. Whereupon, O King Agrippa, I was not disobedient unto the heavenly vision, but show first unto them of Damascus and Jerusalem throughout all the coast of Judea, and then the Gentiles, that they should repent and turn to God and do works meet for repentance. So, yun ang sasabi ko. Nagbibigay si Paul ng mga detalye. Naalala niyo last time kay Festus. Bakit detalye yung binibigay niya? Kasi nga para walang masabi yung tao. Makita ng tao na mabuting tao pala si Paul. Hindi ito yung binibintang ng mga to. Na nanggugulo lang to si Paul eh. Binibigay niya ng ano ba ginawa ko? Ganon. Kung anong kailangan kong gawin, nag-preach lang ako. Masama ba yun? Una, yung mga Damascus, Jerusalem, Judea, at sa lahat na. Anong pinipreach niya? Repent and turn to God. And do works meet for repentance. Okay? So, after na po yan ang kaligtasan. Ngayon, so, ano nangyari sa kanya? Dahil ginagawa niya na yun, nagalit naman yung mga Hudyo sa kanya. At gusto siyang patayin. Okay, having therefore obtained help of God, I continue to this day witnessing both to small and great, saying none other thing than those which the prophets and Moses did say should come. Okay, medyo binilisan niya na lang din yun.
Ibig sabihin, wala naman akong pinapangaral na iba dito. Kung gusto nyo sabihin may ginagawa akong masama, di tingnan nyo kung anong ginagawa ko. Tapos, ito, masama to. Wala naman to. Hindi naman sinabi to ng mga prophet eh. Ano dito yung mga hindi sinabi ng mga prophet? Lahat yan sinabi na yung sa Old Testament. Maligtas yung mga tao, gumawa ng mabuti sa Diyos, maglingkod sa Diyos, pagpalain sila ng Diyos. Hindi bago yon. Pero ito yung medyo unique na feeling siguro nila. Unique, pero actually nasa Bible na rin to. Sa Old Testament, sabi nila, that Christ should suffer and that He should be the first that should rise from the dead, binalik niya sa resurrection, and should show light unto the people and to the Gentiles. Okay, yung very central niya pag sa tayo yung soul winning, di ba? Si Jesus ay hindi lang siya naghari dito. Si Kristo ay hari, pero bakit hindi siya naghari na hari-harian? Di ba? Ba't niya kailangan mamatay? Ba't nga kailangan niya mamatay? Tama yun. Pero ba't niya kailangan mamatay pa? Alala niyo yun? Kasi kailangan may magbayad. Ang Diyos ay galit sa kasalanan. Kailangan parusahan na nagkasala. Yung parusa doon, kamatayan, impyerno. O paano na? Impyerno tayo lahat. Dapat. Kaso minahal niya tayo, siya yung namatay para sa atin. Siya yung napunta sa impyerno, 3 days and 3 nights, siya nabuhay magmuli. At hindi lang yun, sabi to show light unto the people, ibig sabihin, para maintindihan nila yung dapat nila maintindihan. Matapos na. So ngayon, ito na, yung kontra na naman, may kalaban na naman tayo. And he thus spake for himself, Festus said with a loud voice, Paul, thou art beside thyself, much learning that made thee mad. Oh, loko-loko ka talaga, Paul. Ang hirap ng ganun, di ba? Doon, nag-speech siya doon, buong puso niya, talagang sinabi niya. Tapos, nasabihan ka pa, loko-loko. Naranasan niyo ba yun? Ay, din, loko-loko ka talaga. Pinagsabi niyo ba sa'yo nun? Wala pa. Si Laika, pinagsabi sa'yo, loko-loko ka? Ano sabi mo? Totoo ba yun? Nagbibiro lang. Sakit nun, di ba? Pag totoo. Totoo tuloy. Sabihin, gusto kang saktan, di ba, sa pananalita. So, katulad dito, ginagawa ni Paul, mayroon talagang, yeah, pinag-aaralan natin sinabi ni Paul, ibig sabihin, totoo yan, at may basihan yan. Sasabihan lang nitong isa, si Festus, loko-loko ka eh. Ang hirap ng gano'n, no? Bakit natin binabasa ito? Pinag-aaralan kasi nga, minsan, mangyayari sa atin yan. Amen? Eh dapat huwag ka na mabibigla dun. Pinag-aaralan natin to, napakabanal ni Paul dito, lilingkod siya sa Diyos, tapos sasabihin siya, loko-loko. So, huwag kang magugulat. At yung mga magsasabi sa inyo, yun ang loko-loko. Either that, or talagang kalaban ng Diyos yan. Kaya, yan mo yung sarili mo. Huwag kang pa-giba. So, kaya sabi niya dito, hindi siya napikon. Sabi lang niya, hindi ako baliw. Tsaka, tinan niyo pa yung paggalang niya. Dito pa rin eh. Most noble Festus, but speak for the words of truth and soberness. Ganun lang. Huwag ka magpapapikon din sa mga yan. Pag napikon ka dyan, sabi nga nila, ang pikon ay ikaw ang talo, di ba? Huwag papasang. Ilang minutes na ako? Aga pa eh. Ang 5 minutes na lang. So, ito yung depensa ni Paul. Kasi alam niya na hindi siya nababaliw. Okay? Yung mga pinagsasabi niya, sabi niya dito, alam nga ni Agrippa yan eh.
Pansinin niyo si Agrippa, hindi nagsasalita. Ako, pag may nagsalita sa akin dito, kunwari, yung nagkukwento, alam ko, puro kalokohan na. Ang isa, dalawa, tatlong salita. Papakinggan mo pa ba yun? At least nagasayang ka ng oras, di ba? Hindi mo napapakinggan yun. Ang gagawin, boss, tama na, tama na. Shut up na. Di ba? Ganun tayo. Pero si Agrippa, pinakinggan niya si Paul kasi kung sinasabi ni Paul, nakaka-relate siya. Alam ko yung batas eh. Alam din ni Agrippa yan. Pero ito si Festus, nagmamarunong. sabi ni Paul, oh, alam ni Paul na alam ni Agrippa yan. At sabi dito, for this thing was not done in a corner. So alam niya si Jesus, anong ginawa kay Jesus? Pinako siya, eh mabuti siyang tao, wala siyang kasalanan, sikat siya, nagpapagaling siya ng may sakit. Sa palagay niyo, hindi alam ng tao yon. Walam na alam ng tao yon. Pag-uusapan yun, di ba? Alam ng tao ito, wala naman itong kasalanan. Bakit pinatay? Eh pinagaling pa nga ako niyan. Nag-miracle pa dito yan. Tapos sasabihin nila, pako sa kus. Diba? Pag-uusapan ng tao yan. Kaya, alam ni Agrippa yun. Kaya tinanong niya na bandang huli. Okay, nag-focus siya dito. Alam niya kasi Festus, mukhang reprobate na eh. Kaya dito siya kay Agrippa. O sige, hindi siya pinansin. O, ikaw Agrippa, hindi niya tinanong, believest thou the prophets? I know that thou believest. Kasi alam niya si Agrippa, nagbabasa yan. Yung mga hari, inaalam nila yung kailangan nilang alamin. Then, Agrippa said unto Paul, ito na. Ito magiging title nitong natin, preaching. Almost thou persuadest me to be a Christian. So, unti ka na. Almost pa yun, hindi na lang, uy! Iniwala na ako, Paul. Sana, ganun eh. Sana kayo, pag nandito kayo, paglabas nyo dito, ang alam mo yung victory ko, pag naniwala kayo sa Diyos, tsaka doon sa, syempre, sa pinipreach natin, yun ang victory ko. Ang problema, hindi nga madalas ganun, lagi. Iba sa inyo, siguro, mag-isipan ko muna. Eh, huwag daw mag-asawa ng unbeliever, pag-uisipan ko muna, mga 5 years. Ilang beses na pinupok-pok dito, mag-iisipan mo pa, di ba? Ganun talaga. Kapag naniwala kayo doon sa sinabi ko, victory ako. Amen? Kaso ito, muntikan lang eh. So, bakit ganun? Again, kanya-kanya tayo ng utak, pero ang pwede natin makuha dito, ibig sabihin, talagang maganda yung presentation ni Paul, malinaw, pero bandang huli yung individual ang mamimili. Amen? Kaya, no hard feelings din. Diba? Sabi ni Paul, and Paul said, I would to God not only thou, but also that hear all that hear me this day. So, kaya nga, nasabi ko sa inyo kanina eh. Kaya pinag-iisipan ni Paul ng gusto yan pag nag-deliver siya ng speech. Ganun din ako pag nag-preach. Para hindi lang yung mga isa, ilan ba kayo dito ngayon? So, sana lahat kayo maniwala sa sinasabi na salita ng Diyos. Ganun. Lagi ang objective. Hindi lahat maniniwala. Yung iba, medyo lang. Yung iba, medyo-medyo. Yung iba, medyo, ando na. Pero yung objective natin, maniwala kayo sa Diyos. Sa salita ng Diyos. Okay? So, yun ang objective ni Paul. Tapusin na natin ito. And when he had thus spoken, the king rose up and the governor and Bernice and they that sat with them. And when they were gone aside, they talked between themselves, saying, this man doeth nothing worthy of death or of bonds. Then Agrippa said unto Festus, This man might have been set at liberty if he had not appealed unto Caesar. So, tapos na. So, anong conclusion? Hindi naniwala kay Paul, kaso
Dahil magkakasama na yun eh. Pag nag-present ka, nagsalita ka, malalaman na ng ibang tao kung guilty ka o hindi sa pagsasalita mo lang eh. So kita niya at least wala kang kasalanan si Paul. Diba? Dalawang bagay ito. Tinali natin, gusto siyang patayin. Dapat ba siyang patayin? Dapat ba siyang itali? Gapos, hindi. So, yun, so dapat pinakawala na siya kung di lang siya nag-appeal kay Caesar. So, lesson natin, dami na ako nasabi. So, maging ano tayo? Matalino tayo, men. Especially sa witnessing. Paghandaan mo rin yung sasabihin mo, pero hindi mo kailangan paghandaan lahat. Amen? Pag hindi kayo naikinig, bandang huli, ang dami ko na nakita ng Lisyano ganun. Hindi lang banderang kapos, talagang bandang huli, baka laban pa ng church. Kasi hindi siya talaga nakinig eh. Ganun, naiisip niya, ba't kaya hindi ako sinasama ng Diyos? Ba't kaya hindi ko natutunan yung Bible? Bandang huli, hindi niya masabing successful siyang Lisyano. Hindi kasi talaga. Kasi pa-petics, petics lang. Tapos titignan nyo yung mga ibang pinagpapala ng Diyos sa ministry. Anong tingin nila sa kanila? Riling nila, kalaban. So gusto nyo ba maging ganun? Kalaban. Sinong gusto maging kalaban ng Diyos? Wala. Sinong gusto yung kakampi ng Diyos? Yung, hindi lang kakampi, palayan kayo ng Diyos. Amen? Be like Paul. Amen? Pag sinabi ng Panginoon, paglaban mo, malinaw naman eh. Yun ang sinabi ng Diyos. Gawin mo na. Amen? Okay, tapos natin doon. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa matutuwa, Panginoon, ang iyong lingkod, si Paul, na nakita namin even sa harap, Panginoon, ang matataas na tao. Wala po siyang takot, wala po siyang inaihiya. Siya po inyong lingkod. Siya po ay naglilingkod lamang. Yung mga ginawa niya sa kanya, Panginoon, gagawin niya sa ibang tao, Panginoon, na gustong makinig sa kanya. Yung mga kalaban niya, Panginoon, lalabanan niya rin. Pero we follow the rules, Panginoon. Kami po ay susunod lang sa inyo and we expect kami ng pagpapala niyo, Lord. But yung ibang Kristiyano, Panginoon, na nawa, hindi namin gayahin, na napakarami na hindi nagtapat sa inyo, bandang huli, kalaban nyo. I pray na wala pong ganun dito sa church. Meron man, Panginoon, bigyan niyo po sila pagkakataon, Panginoon. Mag-repent na po sila, Panginoon. Sila po'y lumapit sa inyo, Panginoon. Maglingkod sa inyo. Manulati, in Jesus' name we pray.